And cut. Baka pag countdown ka naman, kala mo kung anong meron. Film, tote, sine. Uy, magluluto pa lang, sunod pa nga tap. Hey, what's up mga yobabs? It's your boy, baby boy! Kamusta ha? Sana okay lang kayo ngayong araw na to. I hope you guys are all safe because we are currently now having this pandemic, ngayong COVID-19. So, lahat ay requested na mag-home quarantine o kaya mag-inalagi muna sa mga kanikanyang bahay. Pero don't worry, I got you guys because eto na ako. Para tulungan kayo sa inyong mga malulungkot na sandali. Malulungkot at walang buhay. Panorin niyo lang to ha. Tuturuan ko kayo kung paano mag-bake. Wow, bake. Big time. Ang isang simpleng cake. Hey! Kung nakikita niyo ngayon yan, yan ay ang tinatawag natin na Choco Lava Boy. So ano inihintay pa natin? Attack na! All troops deploy. First blood. Okay guys, no? So ito na nga tayo. Ano po, no? Mga mom sir, mga yobabs. Magluluto na tayo ngayon. Introducing the Magnolia's Devil Food Cake Mix. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi po ito paid advertisement. Wala lang po talaga akong mabiling cake mix. Charan, ito na ang aking kamay. Binubuksan na ang ating pakete ng Easy Quick Mix. Ano daw? Ayan, Devil's Food Cake Mix. Moist and chocolatey. Sosyal! Big time! Hindi rin mararating kalamay. Pensahan nyo na po, hindi ako marunong mag-sentro ng camera. Pero nakikita nyo naman po yan. Unti-unti na natin binubuksan. Ayan na, ayan na, ayan na, lalabas na! Ulit-ulit tayo, ang tagal. Ayan na, nilabas na. Tara! So, bukod dun sa ating quick mix, meron tayong itlog. We have 3 eggs. The left and the right in the middle. Then, 1 cup of water. Make sure na malinis yung tubig ha. Tapos 1 half cup of oil. Bumagsak. Ano yan? Ayusin. Diba yan? Then syempre yung quick mix natin. Quick. Then yung ating semi-sweet chocolates natin. Ano daw? Semi-sweet. Basta semi-sweet. Pwe. So ayan no. Basa muna sa konti ng instruction. Syempre kailangan sundin yung instruction. Baka mag-fail. Ayan. A few moments later. Okay, so matapos ang paghahanap ng gunting at wala akong nakita, ginamitan ko na lang siya ng kutsilyo para buksan. Eto na, meron tayong puting bowl. Ilalagay natin yung quick mix dito sa puting bowl. Actually, hindi ko muna nilagay lahat dun sa ating bowl kasi hindi ako sure kung kasya ba dun sa mismong baking pan at saka dito sa ating paghahaluan. And then we're going to put now our eggs. So syempre kailangan mo siyang buksan. Uy, may dumadaan, no? May multo! Oh, medyo tanga-tanga magbukas ng itlog. Nakita niyo ba yan? Diyos ko po! Ano ba yan? Itlog na lang! And last for our final egg. Yan. Tak-tak muna para sa yung itlog. Diba? Fine yan eh. Okay? Then afterwards, hahaluin natin. Okay? Please make sure na kailangan wala tayong buo-buo pa na powder mixture. Okay? We have to ensure na kailangan fully incorporated yung ating mixture. Kasi kung hindi, baka pag sinalpak natin siya sa mismong oven, tapos pag niluto siya, may mga buo-buo pa, then hindi siya magiging maganda ang kalalamasan. Okay? Dahil masyado tayong nadala sa mga sitwasyon, nakalimutan natin ilagay yung ating oil. So put your 1/2 cup of oil dito sa ating mixture, then followed by yung ating 1 cup of water.
Okay, so lagay mo lang yan dyan. Pagkalagay mo dyan, haluin natin na maayos. Please make sure talaga na fully incorporated yung ating dry mixture dun sa ating liquid para ma-ensure natin na wala siyang lumps kapag binake na natin. Okay, mix lang. Okay, so kung mapapansin nyo, nung lumaon na yung oras at panahon na ginugol nyo sa paghahalo at ang pag-e-effort nyo, medyo nag-darken na siya, no? Ibig sabihin kasi, nagiging incorporated na yung ating liquid mixture kay powder. Okay, saan tayo pumunta? Tikim-tikim muna, lasang chocolate, hindi ba? Yan, haluin pa natin maigi. 3 days later. O, diba? Ginusto mo yan? Sige, halo ka pa. Pagod ka, pagod ka na ngayon. Ano, may pagtingin-tingin ka pa dyan, ha? Okay, smile. Sige lang. Ganun tayo, guys, no? So, pag kahit medyo pagod na, ganyan, kailangan ngiti-ngiti na lang muna tayo, no? Kasi ginusto naman natin to. After all, pagkatapos naman neto, worth it naman lahat ng pagod. Tama po ba? So, maganda rin naman siyang exercise, ano? Ayan, oh, paghalo. Pagod na talaga si Kuya mo, boy. Gusto mo yan eh! So, at this point, napag-isip-isipan ko nang ibuhos na ang lahat. Yung mga sobra nating mga mixture, ibubuhos na natin lahat. Ganun naman talaga sa pag-ibig, di ba mga momser? Mga yobabs. Ano po, kailangan, huwag mo muna ibuhos, huwag mo muna ibigayan lahat. Para yung matira para sa'yo, okay? Nindihan! Oh, yes, Daddy! Okay, so after na mabusising paghahalo, ayan, ako nakikita nyo, ganyan na kaganda ang kanyang consistency. Alright, so yun talaga yung nahanap natin kasi we ensure na talagang wala dapat may iwan na powder. Dapat ganyan kaganda! Yan, ganyan kaganda ang consistency! Yan, sarap! Now, para naman dun sa ating baking pan, syempre mag-prepare tayo ng butter. So, from dito sa block ng butter na to, kumuha lang ako ng maliit na portion kasi sayang kung hindi naman natin siya gagamitin lahat. Okay? So, yung butter na yan, ipapop up natin yan sa microwave oven for at least siguro mga 2 minutes lang. So, pinasok ko ngayon yung butter dito sa ating microwave oven on a medium heat lang. Tapos, imbis na 2 minutes, ginawa ko lang siyang less than 1 minute kasi medyo malambot naman na yung butter natin, mabilis na lang siya matutunaw. Now, using our brush, ipapahid nyo dyan yung butter, yung melted butter natin doon sa mismong baking pan para lang hindi dumikit yung ating mixture, yung ating cake mixture doon sa pan. 6.5 hours later. Now, pagkatapos mo magpahid ng kabutihang loob, set aside mo yung butter. Malapit na! Bali, hinalo ko muna ng konti ulit yung mismo mixture natin. Just to be sure na talagang wala na siyang lump. Then, using a spatula, in-scrape ko yung ating whisk kasi sayang. No. Then afterwards, we're going to use this spatula din para i-pour naman na yung ating cake mixture doon sa mismong baking pan natin. As you can see, ito na siya. Whee! So good! So gooey-gooey. So, once na ma-pour na natin yung cake mixture sa ating baking pan, ayan, simutin natin kasi sayang, medyo may kamahalan po yung ating cake mixture. Then, para sa mga kids natin dyan, same principle lang po pagkukuha ng pagkain. Huwag tayo tako mata. Sayang kasi kapag hindi naman natin nauubos. Okay po? Once na okay na, kunin natin yung semi-sweet chocolate natin, then ilagay na lang natin siya. O dahil sa galing-galingan tayo, akala mo naman talaga magaling, kumuha ako ng aluminum foil at pinang-cover ko siya dito sa ating baking pan. Ayan, inayos-ayos ko pa nga yan pagkakakabit niyan, just to make sure na malay mo kasi baka magkaroon ng epekto kapag maganda yung pagkakalagay ko ng aluminum foil. Bale, in-adjust ko to medium high itong ating microwave oven. Then, close the door. Tapos, ginawa ko siyang at least... Okay, so at least 5 minutes, no? In-expect kasi natin maging maganda ang kalalabasan. Pero sad to say, bigla siyang bubutok! Ayan na! Oh!
after ng ilang minutong pagmumuni-muni at pagsasaliksik, naapag-alaman ko na ang aluminum foil ay hindi pwede sa microwave oven. Kaya dear baking pan, you are now being stripped off ng iyong aluminum foil. Now, into the microwave oven. Diyan ka na ulit, bumalik ka na sa lungga mo. Tapos, isarado na yan. Kanta ka muna ng Ikot-Ikot Lang by Sarah G habang hinahantay mo yan. I am cooking now. Nakasalit ako siya sa microwave. I am so nervous. I'm nervous. Bawal pala kasi ang network sa microwave oven. So natigil siya. Let's check kung ano nasa loob. Medyo lumobo na siya, okay? So, kuha tayo ng toothpick. Come on. So, ipusok natin siya. Looking good. So, let's more add a minute. Siguro mga 3 minutes. I'm nervous. Oh, so yummy. Now, how should we know kapag okay na or luto na yung binibake natin with the help of toothpick? Ang gagawin niya naman po is itatusok niya lang yung toothpick doon sa mismong cake or doon sa binibake. Then once na kapag hinugot niya siya at wala na lang sa mamang laman or cake mixture, ibig sabihin okay na siya. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Ta-da! Now up for some mug tip! Put some water in your mug. Pop the mug in your microwave oven. Wait for it. After a minute, check the temperature of the water. The water should be hotter than the mug itself. Now, the mug is microwave oven safe. Now for the lava sauce! Get the half of your all-purpose cream, 2 tablespoons of semi-sweet chocolates. O, munti nga pa magkamali yan. Semi-sweet chocolate na naman yan. Then add 1/4 of the whole block of butter. Make sure na malinis ang kamay nyo, mga ma'am sir, ha? Malinis po yung kamay ko. Ilong beses ko na po inibit sa inyo yan, ha? Then pop it again to microwave oven. Yan. Hayaan mo muna natin siya medyo matunaw. Kung gusto mo, mag-tiktak ka muna, no? Pero sa case ko ngayon, dahil medyo kabado ko at first time ko siyang ginagawa, hindi na ako nag-tiktak. Okay, after that, get the mug and please handle with care. Baka mainit yung mug, mapasok ka. Now, haluin maigi yung nasa mug. Please make sure na dapat huwag tatanga-tanga katulad nitong taong ito. May kutsilyo sa gilid niya. After niya maging fully incorporated, pinasok ko muna siya sa ref. Sa freezer, mas maganda. Kasi, we need thicker na sauce. Pwede naman yan kasi medyo titigas pa siya. Okay? Afterwards, dito naman tayo sa cake. Make sure na dapat malamig na yung cake para hindi ka matulad sa loko-lokong ito. Oh, pa-pray-pray ka pa, ha? Sige! Tingnan natin. 1, 2, 3. Hopya! Okay, looking good, ha? Pero may mga naiwan kasi sa taas. Katok-katokin mo, subukan mo. Dahil mahinit pa kasi yung pan, so may mga dumikit pa talaga na cake doon sa mismong bottom ng ating pan. Pero ang gagawin natin, lalagyan lang natin dyan kasi gusto natin kumain. Now, for some close eye. Ang sharp-sharp naman po niya. Get your sauce and drizzle it over the top of the cake. Enjoy! Now, you may kiss the chef. One more. Mwah!
Now for the shoutout section, maraming salamat po sa mga 58 subscribers natin na nag-like at like na nanonood na kung ano namang ginagawa sa video ko. Kay Sir Mercurian nagsabing shoot more, maraming salamat po. Shoutout po kay Sir Riden Clerigo, maraming salamat po. Kay Sir Devon Castillo, maraming salamat po sa suporta. Kay Eugene Osenya, maraming salamat sa panonood. Kay Cyrus Espelon, thank you. Once again mga yo buds, it's your boy, baby boy. Stay safe.